Good morning mga kabubuyog. Pupunta tayo ngayon sa Chaong. Samahan nyo ako. Iparan ulit natin yung flyover ng Chaong para makita natin kung tapos na ba talaga. 2 weeks na rin yata yung nakakaraan. Matatapos na that time. Pero titingnan natin ngayon kung tapos na. Fully constructed na. So tara, samahan nyo ako. Lipad tayo. Sa MacArthur Highway papunta tayo ng Chaong Giginto. Itong binabaybay ko papuntang Balagtas, so dire-diretso lang pagkaraan dito sa poblasyon. Ito kasing nasa kanan natin is yung munisipyo ng Giginto. Pagdating natin sa Cruz, kakaliwa ulit tayo papuntang Tabi then Chaong. Maganda na kalsada dito, hindi katulad ng mga nakaraang noong 2023. Sira-sira talaga. Ginagawa kasi that time yung kalsada na to. Yan. Nga pala mga kabubuyog, maaga pa. Kaya expect natin na hindi tayo makakasagasa ng traffic. Yan. Ewan lang natin pagdating natin ng Tabi o kaya ng Chaong kung matraffic doon. Pero maaga pa naman eh. So inagahan talaga natin kasi hindi po masyado mainit. So dito, kanan tayo. Ay, kaliwa tayo. So ito ulit, pag kaliwa natin ang bubungad pamilihang bayan ng Giginto. Andiyan yung wet market sa kaliwa naman. Ito may Super 8 na pala dito. Ang alam kong Super 8 nasa Malolos, yung pinakamalaking Super 8 na nandun, yung malapit sa flyover ng Malolos. Eto, ayan nga pala guys, kung hindi kayo nakapanood ng last na vlog ko, eto yung dating Giginto Station. Ito sa kaliwa yung dating station ng Giginto, ng PNR. So, dire-diretso, yung dinaanan natin, rough road. Usually, pagka ganun na may intersection, tatawid ng PNR, rough road talaga. Hindi siguro nila sinisimento kasi maraming truck, maraming mixer, maraming malalaking heavy equipment ang dumadaan. So masisira din yung kalsada. So yung ilalim ng PNR, kung mapapansin nyo, hindi siya sementado. Siguro pag natapos yung project ng NSCR PNR, baka sementohin din. Or mas maganda nun kung gawing kalsada, di ba? Yung binabaybay ng NSCR PNR ng Bulacan, halimbawa papuntang Clark, papuntang Laguna, papuntang Manila, yung ilalim madadaanan din ng motorista. Halimbawa pwede yung mga nakamotor lang, yung mga below 400cc. Kasi ang pwede dito sa NLEX, ayan, kung mapapansin nyo, ito yung NLEX. Wow, ganda na sikat ng araw. Ayan yung NLEX. Ang pinapayagan lang dumaan dyan is yung 400cc pataas na motor. So tayo na mga below 400, not allowed na pumasok dyan sa NLEX. Sana maisipan ng government natin na yung mga motor, para mabawasan yung mga dumadaan sa mga national highways, gawing kalsada yung ilalim ng NSCR PNR. Total na, elevated naman siya. Sa ilalim, magamit naman yung kalsada para hindi tirahan ng mga squatter. Yung mga magtatayo ng mga barong-barong, ganyan. Kasi yung, ang alam ko, yung lumang PNR, yung Rides sa gilid nun, maraming nakatayong squatter. Eto, naka-elevate siya, nakataas. Hindi na mangyayari yung nangyari dun sa lumang PNR na pag may dumadaan na trend, binabato. O kaya naman nadidiskaril kasi hinaharangan ng mga tao. So ito elevated na. Tsaka may nag-comment nga dun sa vlog natin na kuryente pala gagamitin. Hindi siya diesel engine, hindi siya gagamitin ng gasolina kundi yung kuryente. So katulad ng LRT, MRT, ganyan. Yung mga
hindi basta-basta pwedeng humawak dun sa rides. Kasi siguro, hindi ko alam kung may kuryente yun, pero alam ko meron. Kasi pinagbabawalan nga nilang may dumadaan na tao dun eh. And by the way guys, nandito na tayo sa overpass ng Chaong Overpass, tawid ng NLEX. And guys, thank you nga pala sa last time na may nag-comment kung anong tawag dito sa dinadaanan natin ngayon. Kasi hindi ko alam kung ano ba tawag doon? Overpass o flyover. Ito yung ano, ito yung dinaanan natin last time na pagkumanan, parang diversion road. Diretso na siya ng ano, flyover ng Chaong. Nga lang, ang dadaanan natin ngayon, yung sinasabi ko sa inyo na sa mismong barangay hall ng Chaong. Nandun yung arko ng Chaong Giginto. So papakita ko sa inyo. Ayan, dito banda, ito yung pagkumanan, ito yung dating dinaanan natin na ang makakasalubong natin, mga truck. Although walang masyadong sasakyan, walang masyadong nakaparada sa gilid, saka nagkaroon ng road widening. So maganda yung kalsada doon. Nga lang, ang ano natin ngayon is dito tayo dadaan. Ayan. Pag nag-curb dito, andyan na yung barangay Chaong. Ayan guys. O, diba? Chaong Giginto. Wala po tayo sa Chaong Quezon. Hindi kaya ni Z ang bumiyahe ng ganun kalayo pa sa ngayon. Dire-diretso lang. Sa ngayon, wala pang masyadong truck. Although, wala rin tayo nakikita mga nakaparada sa gilid. Bukod dyan sa patrol and tricycle. Usually kasi minsan pinaparada. Ito nga pala yung barangay hall. Ayan. Barangay hall ng Chaong Giginto. Dito parte, kamo nga yung mga may mga bahay dito na malalaki, sobra-sobra na yung sasakyan nila sa garahe, sa kalsada nila pinapark. Yun no, makakabubuyog. Nangangalit na naman ang araw, pero hindi siya ano ngayon, hindi siya nakakasilaw. Ang ganda ng sikat, orange. Kaya di pala natin naisipan na dito dumaan. Kasi nga, pag dun tayo sa mismong flyover dumaan sa ilalim tapos kakaliwa, eh mag-u-turn ulit tayo doon papuntang Plaridel. So kaya natin dito naisipan kasi paglabas natin dito obligado tayong kumanan. Pag kumanan tayo, kahit papaano yung flyover maiikutan natin sa ilalim, makikita natin kung ano na development nung nakaraang update kasi natin, tatapos lang nabuhusan yung paakyat na parte. Ayan guys. Ayan. Andito na tayo sa flyover ng, ang dami pa rin gumagawa. Ayan. Mukhang finishing na lang. So nalagyan na rin na ng concrete wall. Ayan. Hindi ko alam kung parapit din ba yung tawag dyan o ano. Flyover kasi yan eh. Hindi katulad ng mga viaduct na sa NCR. Ayan. So kung doon tayo dumaan, yun ang ano natin, ang labas natin, yung sa ilalim dulos na ganun. So since nandito na tayo, makakapag-u-turn tayo. May explore natin yung ilalim mismo ng flyover. Ang luwag. Hindi natin alam kung anong gagawin dito sa ilalim. Maganda niyan, parang yung sa MMDA. Ano siya? Gawing ano, parang post, parang station, ganyan. Ayan guys, malapit na tapos na siguro konti na lang yung mga finishing touches na lang, kinikinis na lang siguro, o kaya yung mga kailangan patsihan. Uy, sumano, umihihi, oh. Butas ang flyover, nabinyagan agad. Okay na mga kabubuyog, tapos na. Sa gitna may binubuhusan pa pala. Iyan ang sitwasyon dito sa flyover ng Chaong. Ayan mga kabubuyog, andito na tayo sa flyover ng Chaong Giginto. Ayan, kung mapapansin nyo, may delivery yata ng tubig. So, ito ang sitwasyon ng traffic dito. Sa ngayon, sa umaga pa lang, wala pa, hindi pa siya nagbi-build up. Pero, pag ito tanghali, yung mga sasakyan galing Plaridel, kung mapapansin nyo, nandun yung
McDonald's, hanggang doon yung traffic. Kasi yung mga kumakanan papuntang barangay hall ng Chaong, nahihinto. Tapos, nahaharangan yung mga didiretso dito sa flyover. Yan. So, since may gumagawa pa dito, medyo na nasasakop nila yung side dun sa dinadaanan ng mga sasakyan. Tsaka paimbudo siya. So, yung mga sasakyan, imbis na isang lane lang yung dinadaanan, doon dalawang lane, pagdating dito isang lane, so nagkakaroon siya ng imbudo effect. Guys, kung mapapansin nyo, may mga gumagawa, naghahanda sila ng pagbubuhos yata doon sa Center Island. Hindi natin alam kung pwede tayong kumausap ng gumagawa doon, baka nandun si engineer. Maalawalas ang ambience dito, umaga pa lang kasi, medyo malamig pa. Pero mamaya sigurado kateri ka ng araw. Yan guys, may dumating na maghahakot yata nitong mga concrete barrier. So, huwag na nating patagalin. Bubuyog! Tara, lipad tayo.
pinalabas na natin yung liparan base dun sa nakita natin sa taas sa lipad yung bubuyog, tapos na talaga siya. Siguro ano na lang, natutuyuin na lang ng gusto, ganyan. Tapos may tinatapos pa silang mga sidewall, binubuhusan pa, yun na lang siguro. Pero hindi natin alam kung kailan eh, kasi usually pinung ano, 1 month daw. Pero duda ako eh, kasi yung flyover nga ng San Rafael, ang tagal bago nabuksan eh, ang tagal nang tapos nun. Siguro pagpalagay na natin 2 to 3 months, bukas na siya. Pero sulit naman, tulad nyan, eto, mapapansin yung maluwag. Ang nga pala guys, nung minsan na dumaan ako dito nung gabi, ang ganda, yung ilaw kasi na yun, bukas lahat siya. Akala ko hindi pa bubuksan eh, pero nung binuksan yan, ang gandang dumaan dito. Hindi siya madilim, may ilaw nga syempre. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you!